That is all, Your Honor. Thank you, ABS-CBN. Next, recognize natin ang FICTAP. Sino po bang representative ng FICTAP? Nakamute pa po yata yung sa FICTAP. Paki-unmute po. Okay na po ba? Naririnig po kayo? Okay. Honorable Speaker Alan Peter Cayetano, Honorable Franz Alvarez, Chairman of the Legislative Franchise, Honorable Congressman Jonathan Alvarado, Chairman of the Public Governance Committee, Honorable Congressmen and Women of the Hall of Congress, ladies and gentlemen, magandang hapon po sa inyo. Bago po ako mag-umpisa, nais po namin malaman kung may desisyon na po si Mr. Carlo Katipa tungkol sa aplikasyon ng ABS-CBN franchise. Renewal po ba ito, renewal with amendment or new application? Gusto ko pong malaman ngayon. Matagal na po namin hinihintay ito eh. More than 5 years na po namin gusto malaman kung ano po ba itong application nila. Naririnig na po ako. Naririnig po kayo, ma'am. Ipagpatuloy niyo lang po. Ituloy ko lang. Noong pong 2014 pa po namin, gusto malaman yung noong 16 Congress, baka po after more than 5 years namin paghihintay ay may decision na si Mr. Carlo Katigbak na yun. Gusto namin po malaman yung kasagutan nila kasi kailangan po namin dun sa mga comment namin. Ito po ang sinasaad sa ipinaglalaban namin na nakalagay sa ABS-CBN franchise application filed ngayon ni Congressman Lucas Rodriguez sa House Bill Number 6694 on Section 1 po, Your Honor, na ito ang sinasabi where frequencies and channels are still available for radio or television broadcasting including digital television system. Hindi po nakasaad itong phrase na ito doon sa luma nilang franchise noong 1995. Ang issue po dito, ang mga sumusunod, ang franchise bill that was filed in Congress is different from their original franchise. Second, this new franchise application, if to be granted as such, will become a broadcast super mega franchise. It will be a very different from the franchise that were granted to other privately owned broadcast stations such as GMA7, TV5, PTV4, and other TV network. If Congress will grant the broadcast super mega franchise applied by ABS-CBN, government must enact new rules and regulations to govern such broadcast super mega franchise. As far as we know now, in other countries, this kind of broadcast super mega franchise are only granted to a government-owned media entity and never to privately-owned media entity. Kung hindi po natin ito mabigyan ng linaw, susundan din po ito ng ilang TV station, ano na po ang mangyayari sa ating broadcast at telecommunications? Kung matatandaan po ninyo, 3 years ago, magkano po ang halaga ng isang frequency. 3 years ago, nagbenta ang Liberty Telecommunication ng San Miguel Corporation. Isang frequency lang ho na benta ng 70 billion pesos. Binili po ito ng Globe at saka ng PLDT. At nung taon din pong yon sa Amerika, FCC, Federal Communication Commission, nagpa-auction po sila ng isang frequency na auction po ng $30 billion. Dito po sa hinihingi nila, sa Section 1, hinihingi nila where frequencies channel and channels are available. Hinihingi po nila ito. Pag in-approve po ng Kongreso, itong kanilang hinihingling na ito, pupunta sila sa NTC, hihingi nila lahat ng available frequencies. Napakalaking kayamanan po ito ng ating pamahalaan.
This is a sovereign patrimony. Dapat po kumita ang ating gobyerno dito. Hindi po dapat ang oligarko ang kumita dito. Kaya nga po, nagpapasalamat kami dun sa ibang congressman na binasa namin yung kanilang house bill. Hindi po nila inilagay itong where frequencies and channels are available. Salamat po kay Congresswoman Arenas, kay Congresswoman Vilma Santos Recto, kay Congressman Sato, at yung pong nag-file ng House Bill 6052, Bayan Muna, Act Teacher Gabriela Kabataan, kay Congresswoman Lauren Legarda, sa nag-file po ng House Bill 6732, Congressman Cayetano, Congressman Gonzales, Congressman Abu, Congressman Puno, Congressman Fernandez, Congressman Villapuete, Congressman Romualdez, Congressman Alvarado, maraming salamat po at hindi ninyo nilagay doon sa inyong in-sponsor na bill itong web frequencies and channels are available. Napakalaking usapan pa po itong issue ito. Kaya po, uunahin ko na po yung multi-channel sa TV Plus Box kung bakit ako ay narito. Narito po ang aming statement. FICTAP through the undersigned is most respectfully submitting the following comments. Number one, using multiple channels in one franchise. Para po sa FICTAP, bawal po ang pagkaroon ng multiple channels in one franchise dahil taliwas po ito sa policy ng one franchise, one channel in one area. Ayon po sa 1-1-1 policy na ito, sa isang service area, ang isang franchise holder o entity ay maaari lamang magkaroon ng tig isang AM radio, isang FM radio, isang BSF TV at USF TV. Magkakaiba kasing frequency band ang mga ito. Base po sa Presidential Decree 576-8 na may title na Regulating the Ownership and Operation of Radio and Television Stations and for Other Purposes, issued last November 11, 1974. Ang sabi po ng batas ay ganito, Your Honor. Whereas it has been observed that some public utilities, especially radio and television stations, have a tendency towards monopoly in ownership and operation to such an extent that a region or section of the country may be covered by any number of such broadcast stations, all or most of which are owned, operated, or managed by one person or corporation. Sa Section 3 po, Your Honor, no person or corporation may own, operate, or manage more than one radio or television station in one municipality or city, nor more than 5 AM and 5 FM radio stations, nor more than 5 television channels in the entire country, and no radio or television station shall be utilized by any single interest group to disseminate information or otherwise influence the public or the government to serve or support the ends of such group. In Section 4, Your Honor, any person or corporation which owns more than the number of radio or television stations authorized in the preceding section shall divest itself of the excess stations or channels. Any excess station shall be sold through the Bureau to Telecommunications. Sa Section 5 po, Your Honor, failure to divest as provided in the foregoing section shall, in addition to the penalties provided in Section 6, subject the person or corporation guilty of such failure to cancellation of the franchise of every excess station and to confiscation of the station and its facilities without compensation.
In Section 7, Your Honor, any person who violates this decree shall be punishable by imprisonment for a period ranging from 5 months to 6 years and the payment of fine of 1,000 pesos to 10,000 pesos or both such imprisonment and fine at the discretion of the court. If the violation is committed by an association, partnership, or corporation, the penalty shall be imposed on the officers or employees thereof who were responsible or who committed the violation. Your Honor, consistent po ito sa policy natin laban sa monopoly na nakalagay din sa 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Ang sabi po doon, Your Honor, ay ganito. Sa Article 16, General Provision, sa Section 11 po. Number one, the ownership and management of mass media shall be limited to citizens of the Philippines or to corporations, cooperatives, or associations wholly owned and managed by such citizens. The Congress shall regulate or prohibit monopolies in commercial mass media when the public interest so requires. No combinations in the restraint of trade or unfair competition therein shall be allowed. Klaro po sa 1987 Constitution, Your Honor, na may policy laban sa monopolies, lalo na ang monopolies in commercial mass media. Kasama po dito ang broadcasting, consistent po sa 1987 Constitution ang Presidential Decree 576-A. In 1995, Your Honor, lumabas po ang RA 7966 o ang franchise ng ABS-CBN Broadcasting Corporation na ngayon ay tinatawag nilang ABS-CBN Corporation. Noong pong 2003, lumabas po ang Supreme Court decision sa kasong ACWS-UBN versus National Telecommunication Commission o NTC. Sabi po ng Supreme Court ay ganito, where there is a law such as Presidential Decree number 576-A which requires a franchise for the operation of radio and television stations, that law must be followed until subsequently repealed. Hindi pa po ito na-repealed hanggang ngayon. Ibig pong sabihin, Your Honor, hanggat hindi pa na-repeal, kailangan pong sundin ang Presidential Decree 576-A. Kailangan pong sumunod ng ABS-CBN Corporation sa policy na one franchise, one channel in one area. Para po sa amin, kahit ano pong technology ang gamitin, analog o digital, kailangan po na sumunod sa batas tulad ng Presidential Decree 576-A. Kaya po, isang channel lang po dapat ang ABS-CBN. Hindi pwedeng multi-channel. Doon po, Your Honor, sa number 2 issue, ABS-CBN offering TV Plus using free-to-air frequency. Sa number 3 pong issue, Your Honor, ABS-CBN operation of pay-per-view service sa Pamilya Box Office KBO. Sasagutin po namin itong dalawang katanungan na ito ng sabay. Para po sa FICTAP, bawal po ang TV Plus using free-to-air frequency at bawal din po ang pay-per-view service sa KBO. Dahil wala naman po mapakitang provisional authority ang ABS-CBN Corporation na nagsasabing legal ang TV Plus at KBO. Ang PA o provisional authority ay mula po sa NTC at iba pa po sa legislative franchise na galing naman po sa Kongreso. Yan po talaga ang policy at makikita natin yan sa Section 3 ng RA 7966
o ang mismong franchise ng ABS-CBN Corporation. Sabi po doon ay ganito sa Section 3 po ng ABS-CBN franchise. Prior approval of the National Telecommunication Commission, the grantee shall secure from the National Telecommunication Commission the appropriate permits and licenses for the station and shall not use any frequency in the television or radio spectrum without having been authorized by the commission. The commission, however, shall not unreasonably withhold or delay the grant of any such authority. Malinaw po, Your Honor, na kailangan kumuha muna ng prior approval ng NTC bago gumamit ng television or radio spectrum. Prior po, kaya dapat hintayin muna ang approval bago mag-operate, kaya violation po iyon. Your Honor, noong 2015 po, kumuha po ang ABS-CBN Corporation ng tinatawag na Demonstration Permit number 0023-2015 issued March 30, 2015 para sa kanilang TV Plus. April 29, 2015, pinadalhan po ng NTC ang ABS-CBN Corporation ng sulat na pinagbabawalan sila na mag-pay television. Ang sabi po sa sulat ng NTC ay ganito, sa ABS-CBN, please be informed that the commission is still in the process of formulating the guidelines for conditional access for digital terrestrial television DTT, including the possibility of providing pay television service. In view of the foregoing, you are hereby directed to refrain from offering any pay television service in your DTT trials until such time that the commission has come up with the appropriate guidelines for the same. Ngunit hindi po ito sinunod ng ABS-CBN Corporation. Hanggang ngayon, 5 years later, sige lang ang operation ng KBO nila, walang tigil ng paniningil sa taong bayan. Your Honor, noong June 30, 2015, nag-expire po ang demonstration permit ng ABS-CBN Corporation. Hanggang ngayon, 5 years later, sige lang ang operation ng TV Plus, walang tigil ng kakasingil sa taong bayan. Alam naman po natin, pag expired, hindi na pwedeng magpatuloy. Kailangan huminto. Doon sa Senate hearing noong February po, Your Honor, ay may nabanggit po na DOJ opinion, one series of 2018, dated June 11, 2018. Binasa po namin, ang sabi po dito nito ay ganito. To summarize, it is our opinion that TV broadcasters may be allowed to engage in conditional point of order, access Mr. Chairman. Or conditional access point of system, order, Mr. more Chairman. Specifically yes, to offer TV pay-per-view services. Minority Leader. Ilang beses, it does ilang not amount to cable TV service, which shall only Mr. be excuse me po, FICTAP. Excuse me po, FICTAP. For purposes of providing multiple channel cable TV services. Hearing suspended. Hearing resumed. Yes, Minority Leader. I just would like to find out kung ilang oras po ang binigay natin sa kanya para magsalita. Madam from FICTAP, gaano katagal pa po o gaano kahaba pa po yung inyong
yung inyong manifestation, ma'am. Paki-unmute po, paki-unmute po si Madam from FICTAP. Okay po. Yes, ma'am, mga ilang minuto pa po yung presentation nyo, ma'am. Ilang minuto pa po yung presentation po ninyo, tinatanong po ni Minority Leader Bishop Abante. 3 minutes na lang po, 3 minutes. 3 minutes. Bishop Abante, 3 minuto na lang daw. 5 years po namin hinintay ito eh. 5 years po kami naghihintay. 5 years po, 2014 pa po. Bigyan lang po ninyo kami ng panahon. Pakirap up na po, Mrs. Tamano. Okay, salamat po. Malinaw po na nakalagay ay may be allowed. Maari, baka payagan. Hindi pa po allowed. Nung lumabas po ang DOJ opinion noong June 11, 2018, 3 years na po silang nag-ooperate ng TB Plus without a provisional authority. Violation po ito ng Section 3 ng kanilang franchise. Sabi ng ABS-CBN Corporation, they were expressly allowed by the NTC order May 14, 2019, NTC case number 87-006. Una sa lahat, nung lumabas po yung order na yon, ay 4 years na silang nag-ooperate ng TB Plus without a provisional authority. Violation po ulit ito ng Section 3 ng kanilang franchise. Binasa po namin May 14, 2019 na order. Hindi po binanggit ang TB Plus, TBO, PayTV, Cinemo, Yay, Jeepney, TV, and iba pang multiple channel. So hindi po totoo that they were expressly allowed by the NTC. Yung May 14, 2019 order na conversion lang po from analog to digital format. Hindi po siya conversion from free-to-air to pay TV. Kaya hindi po pwedeng maningil ang ABS-CBN Corporation. Dapat po ibalik ng ABS Corporation sa taong bayan ang mga siningil nila para sa pay-per-view. Kaya ipinapakita po namin ang isang diagram na ito kung paano ang operation ng ABS-CBN at TV Plus. Kung meron pong tatanungan dito ay malugod naming sasagutin. Sa puntong ito, humihingi po kami ng tulong sa NTC at Congress na mapatigil na ang operation ng ABS-CBN TV Plus. Expired na po ang franchise ng ABS-CBN Corporation at mag-expire na rin ang franchise ng Amcara Broadcasting Network, approved July 16, 1995. Marahil ito po ang dahilan kung bakit na tinransfer ng Amcara ang rights nito sa Channel 43 sa Asian Multimedia and Production Company Incorporated, case number 2019-040, petition filed March 27, 2019. Sino po ba ang Amcara Broadcasting Network Incorporated? At sino po ba ang Asian Multimedia Broadcast Production Company Incorporated? Ayon po sa www.emes.com, website ng isang international research firm na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa emerging market companies and industry sectors in over 147 countries, ang headquarters daw ng Amcara at ng Asian Multimedia ay pareho na sa ABS-CBN compound din po sa Mother Ignacia. Iisa po ang bahay nila. Kaya po, ang example, sa mga jeepney driver po kapag expired o wala kang lisensya o prangkisa at expired o colorum ang tawag doon. Kapag prangkisa ay pinagamit sa iba, kabit system ang tawag doon. Kapag Tamayo, expired... statement na po, Mrs. Tamayo. Na-statement na po. Maraming pong salamat. Okay. Ayosin po namin humingi ng tulong sa NTC at Congress para ipatigil ang operation ng Sky Direct. Ito po ang direct broadcast satellite nila, service. Sky Cable Corporation at nag-expire na din po ang franchise ng RA-7969. Ibig sabihin, hindi na po sila pwedeng gumamit ng frequency via satellite. Ngunit sige pa ho ang kanyang pag-operate at pagsingil sa taong bayan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa amin. Mula pa po noong 2014-16 Congress pa po itong binaing namin. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po.